Ilang bahagi na lang ang natira sa imahe ng Santo Niño de Pandacan na kasama sa naabo sa sunog nitong Biyernes. Sa loob ng 400 taon, ang sinasabing mapaghimalang imahe na yan, naligtasan na ang samot-saring dilubyo, lindol, pati na sunog, kaya malaking kawalan daw para sa parokya. Nakatutok si Maki Pulido. Matapos ang sunog na halos tumupok sa buong Santo Niño Parish noong Biyernes ng hapon, nakumpirma na ang pinakakinatatakutan ng pamunuan ng Santo Niño Parish sa Pandacan, Maynila. Ang 400 taong imahe ng Santo Niño de Pandacan kasama sa tinupok ng apoy. Ang tanging natira, ilang bahagi na lang kabilang ang piraso ng mga malasinag na korona nito. That's one of the most painful. Because that's a 400 legacy ng Tagapandakan. Pero the good news is, mayroong mga bahagi na natira na pwede namin gamitin para sa pagpagawa uli ng panibagong image na pwede namin ilagay sa loob ng replikang. Sinasabing mapaghimala raw ang imahe ng Batang Jesus na tulad ng imahe ng Nazareno ay gawa rin sa maitim na kahoy. Noong 1600s, panahon pa ng mga Kastila, napulot daw ito ng mga bata sa Ilog Pasig sa bahagi ng Pandacan. Dinala raw ang imahe sa simbahan ng Loreto sa Sampaloc, pero ilang beses daw itong nawala at laging natatagpuan sa lugar kung saan ito unang napulot. Kaya napagpasyahan daw magtayo ng kapilya doon na kalaunay naging simbahan noong 1712. Napagtanto-tanto ng mga pinuno ng simbahan ng araw na gusto siguro magkaroon ng sariling dambana ng mahal na po ang Santo Niño. Kaya there you go, they constructed a chapel dito sa aming parokya. Mula noon, ilang delubyo, gera, lindol at maging sunog ang naligtasan ng imahen. Tinawag pa nga itong Santo Niño de Sunog matapos daw ipag-adya ang Pandacan sa isang malaking sunog noong 1911. Na siyang dahilan kung bakit ginugunita sa Pandacan taon-taon ang tinatawag na prosesyon sa sunog. Pero matapos nga ang mahigit 400 taon, naabo na ang imahen. Kasama na ang maraming iba pang antigong imahen ng simbahan tulad ng krus na ito. Ilan sa kanila susubukang i-restore ng simbahan. Well, kung ang simbahan ay 338, ganun na yung katanda. So baka ma-restore pa naman. Pero milagro raw na hindi nasunog ang Blessed Sacrament, pati na ang hostya sa loob nito. Ang hostyang pinaniniwalaan ng mga Katolikong katawan ng Diyos, nasa altar ng private chapel nang lumagablab ang apoy. Wala pang final report ang Manila Fire District kaugnay ng sanhi ng sunog, pero posible raw itong problema sa linya ng kuryente. Kumuha naman tayo ng mga ebidensya, kasama dyan yung mga parte ng electrical installation galing sa kisame. Yung mga debris ng sunog, mga abo. At dyan makikita, maka-classify kung anong klase ang naganap na sunog. So sa ngayon ay ongoing yung paggawa ng ating progress investigation report. Itatayo raw uli ang simbahan at kumbento. Habang itinatayo ito, hindi titigil ang mga spiritual services tulad ng binyag, blessing of the dead at maging misa araw-araw. We are going to build again. Much bigger and much better. Pag meron namang maraming tumulong at may budget naman, mas mapabilis natin. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.